ng mga tabangkero. Good morning. Uwi ko lang sa galing laot kahapon, nagtanigi. Kaya ngayon, mag-asikaso naman tayo ng ano, ng tanigi. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag kasa ng pantanigi. Yung ganito. Palitan natin ng sako. Paano ba magkasa ng pantanigi gamit ang to? Yan, sako ng sibuyas. Gagamitin natin. Yan. Ito ang gagamitin natin. Ganito ang ano niyan. Isang straight, hatiin natin. Yan, hatiin natin sa gitna. Pa mas maganda kasi ang ganto kaysa sa yung guntingin lang, pag ginunting lang kasi. Pag ginunting lang pangit ang dulo. Kaya mas maganda pag gantong putulin. Yan, bago pag ano, sukatin ang haba. Kailangan ganito lang siya kahaba. Mga isang dangkal ang haba. Lagay natin sa noo. Yan, tingnan nyo, maganda yung kanyang dulo kaysa sa gunting. Kailangan ang pagputol ganito, yung kanto, ano ang sugat-sugatan ng kutilyo. Kailangan huwag mo siyang persahin talaga sa pag ano, sa pag ganyan. Yan. Para maganda yung dulo. Yan, maganda yung dulo niya.
Ayan, malapit na tayo matapos magputol. Alam niyo mga kabangkero, ang diskarte sa tanigi, hindi talaga yan sa ano, sa paggawa ng pamain. Hindi yan sa pamain mo ang yung pinaka tinatagong sikreto talaga nitong sa pantanigi. Pero mas siyempre mas maganda din yung maganda ang paggawa. Pero meron pa talagang ano, meron pa talagang isang sikreto ang sa pagtatanigi. Mamaya isasabi ko sa inyo kung ano yung pinaka the best na sikreto. Ayan yung pan. Kunti na lang to. Magtatali tayo mamaya kung paano magtali. Ito sa ano, style ko lang din to sa pag ano, paggawa. Kasi dito sa amin kanya-kanyang style. Yung iba ginugunting na lang para paggunting kasi madali lang, madali matapos. Eh mas sa amin, sa akin mas gusto ko yung ganito kasi maganda yung dulo, maganda ang dulo ng sako, maganda siya tingnan. Yung iba naman gusto yung straw na kulay pula. Kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang gusto ang mga tao sa pag ano, paggawa. Sa ganto kasi sa sako ng sibuyas kasi kailangan mapili ka rin sa ano, sa kulay. Hindi yung may ano kasi nito na parang orange. Mayroon naman yung pulang-pula. Mas maganda talaga yung ganto, makintab siya na parang pink. Parang medyo pink siya. Na makintab ganto mga gandang kulay ng ano ng sako ng sibuyas. Kaso dito bihirang-bira magkaroon ng ganito kaya pag may gantong sako sa tindahan ginagawa namin nagabili na kami ng marami. Nung ano may dumating nakaraang linggo ubos din kaagad, isang bundle daw yung dumating pero ubos kaagad. Ang naano ko lang ay 8 sako laang. Ay yung iba pinamigay ko rin at may hindi nakaabot. May siyempre kailangan din. Kailangan nila, binigyan ko lang kahit isa. Ang dati manumano lang ako, hindi ko na inaano sa kahoy. Manumano lang. Masakit sa kamay yun. Minsan bago matapos pag ang kinakas ako umaabot ng mga 4-5 pantanige. Yung aking kamay sugat-sugat yan, ganyan, sugat-sugat yan. Sa ganito, sugat. Ay nakita ko kay kila ano, kila Taswirte. Kay pati kay Pugs official, nakita kong diskarte nila para ano hindi masakit sa kamay kaya ginaya ko ganito ang ginagawa nila. Nung unang subo ko nito ginistingan ko, pangit ang pagkano ng dulo, kailangan makuha mo rin palang ang diskarte kung paano gawin kasi pag hindi mo makuha pangit pa rin yung kanyang dulo. Tulad nito, naputol doon sa pagganyan, medyo pangit yung dulo. Ayan, pwede na siguro itong kakapal.
makapal to. Ang yari ko ngayon, makapal. Kasi kunti lang pang reserba. Kasi dalawang tao kami ngayon, ano, may kasama ako, kaya kunti lang reserba. Pag manipis kasi, ilang dawin ng ano, ng tanigi. Ano na, lumalabas na yung kawil. Kaya ang ano ko ngayon, makakapal. Tanggalin muna natin yung dubling kawil para hindi mahirap. Ayan, ito yung ulo-ulo. Ito ang tinatawag sa amin na robot-robot. Yung may ano, may butas. Ayan, ang likod niya. Pwera nung lagayan ng stainless, meron siyang apat na butas. Lusot yan dito, lusot. Para paghila, yung pasok dito ang tubig, labas dito yung sako nagabuka. Yan ang purpose niyan. Ayan. Ikakabit na natin. Ha? Ay, nandiyan na sila. Nandiyan na siguro sila, papa. Ha? Ayan. Bali, igit na lang natin. Eh, papakita ko pala muna. Ito, bali dalawang talian ito, itong mahaba na to, ito yung sa sako ng sibuyas. Bago ito naman yung maliit, ito yung sa celluloid. Dagan mo kuha dong? Mga pilaan yung kuha? Ta. Un gamay. Ganday! Ang kailangan pantayin ang ano. Hindi pa dyan natapos. Yan, kailangan dublihan natin. Yan siya. Baliktarin natin. Yan ang purpose, kaya mahaba yung talian ng sako. Para makadubli ka ng sako, yung parang yung pantanigi mabuka. Maganda tingnan. Tingnan mo yun mamaya pag natapos to. Yan, binaliktad muna natin. Yan, ito yung ating idudubli, yung kanyang kaputol, yung ano nito. Ito na yung mga duluhan kanina. Yung kabilang dulo lang maganda. Yan, ito yung ganto, yung magandang dulo. I-ano natin dito.
Tapos na natin siyang dublihan. Nadublihan na natin. Pero hindi pa. Kailangan mayroon pa tayong gagawin dyan para talagang mabuka yung pinakaano niya. Hawiin na naman natin. Hanapin ulit natin yung dulo ng tingga. Nandiyan na, dito na galing si Dudong. Dito na galing si Dudong. Yung dumating sila, ano yun? Sila father and son. Dumating galing Laop. Doon nagsama si Kuya Julio. Ayan. Dito, talian natin to dito. Nang sinulid para bukang-buka talaga. Tingnan nyo, ito palang buka na. Yan. Pangit. Pero tingnan nyo mamaya pag natapos kung anong magiging resulta. So, ayan na. Di ba mabuka siya? Ayan, mabuka. Ayan. Mas maganda kasi pag ganyang mabuka. Pag nasa dagat na, maganda yan tingnan. Ayan na. Siluloid na lang kulang. Kemans, kunin mo ang siluloid dun, Kemans. Ayan. Ngayon, tatalianan natin at lalagyan natin ng siluloid. Ayusin. Ayun, ako. Kulubot yan. Magpunta ka kila Papa?
Ayan. Talian muna natin para hindi mahirap paglagay ng celluloid. Ayan yung celluloid. Bali dalawa ang nilalagay ko pag antong makapalang pag ano pagka makapalang sako no. Kinakapalan ko rin yung kanyang celluloid. Ito hindi talaga yung totaling celluloid. Ang ano to, plastic bouquet, yung lagayan ng bulaklak, yung pinakamanipis niya. Yung isa may ano siya, may mga tuldok na kulay pink, bago yung isa wala, binura. Binura lang ang ano nito. Ang may ganto din to, may mga ano, may mga pink pink. Kaso pinabura ko. Ayan, bali dalawa. Putulin natin ang dulo. Ayan na, nalagyan na natin ng celluloid. Wala nang ring ring, baby na. Ano? Sabi niya, oh. Lagyan mo siya. Bagsak ito, ayaw mo ka. Bagsak na naman ang kasama ko nito. Nung video na ano, yung latest video ko yung sa Tanige na may King Mackerel kaming huli. Isang huli nung aking kasama ni Kiyamani, bagsak siya doon. Pinabagsak siya noon ng Tanige. Hindi niya na bantayan yung dawe. Hindi lang na video natin, hindi pa ako nag-open ng video noon at madilim pa. Biglang dumawi yung isda, sabay ang dawi namin. Ayan ah. Hindi ba mas maganda siya tingnan pag yung buka. Maganda din siya pag yung makapal ang celluloid. Dura. Gamitin. Ayan. Pero ayusin muna natin yung ano. Pasensyahan nyo na kung medyo maingay. Abang-abangan nyo guys kasi ang ngayong sunod na layout namin ang rota ko ano sa Malahon, sa Kurun, Palawan. Doon ang rota ko. Nung nakaraang ano, nakaraang halos tapatan na rin kami nung nakaraang laot doon sa may Malahon. Pero bandang laot lang kami. Ngayon doon talaga sa may gilida ng mga pulo ang ruta ko. Subukan natin doon. Wow! Yan. Kung may ano man dyan, kung may mga viewers man tayong mga taga Palawan na malapit doon sa Malahon, pag na makilala tayo, kung sakaling gustong subukan yung ating pantanigi, pag pauwi na, idadaan natin, bibigyan natin yung may reserva pa naman ako. So ayan na siya, diba? Maganda ang kanyang buka. Ting 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 ting
Ayan, isabit na natin sa labas. Sige, Mari, nagkasikaso naman ng kanyang, ano, kanyang pangpahila, panggulyasan, bagong bili niya. Ipinturahan niya yung kalahan. Bagong bili niya. Baka may mga, ano. Sino nagsabit nitong kawel? Ginapabitin nga para hindi masira ang sako. Ayan, yung akin. Ayan. Nag-ulan pa. So, ayan nga, guys, yung sinabi ko kanina, yung pinaka natatagong sikreto talaga sa, ano, sa pagtatanigi, alam nyo, hindi talaga yan sa pagandahan ng pamain, kundi patyagaan yan sa paghila. Nandiyan ang talagang pinatagong sikreto. Yan talaga ang number one. Kahit pa, kasi para sa akin dito, ang idol ko talaga sa pagtatanigi, si, ano, si Kaswerte. Yan talaga ang pinaka-idol ko. Tinanong ko siya kung ano talaga yung talagang diskarte sa pagtanigi, yun ang ano niya sa akin, yung tiyaga sa paghila. Kahit pa daw pangit ang ano mo, ang iyong pamain, basta tiyaga ka sa paghila, siguradong makakahuli ka. Ayan. So, sana may natutunan kayo sa ating munting video ngayong araw na to. At sa Linggo, adventure naman tayo sa Palawan, malayong malayo ang ating tatakbuhin. So, dito lang. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like na lang. At paki, kung hindi ka pa nakasubscribe pa, pindot na lang din ang subscribe button. At paki-click na rin ang notification bell para pag nag-upload ako ng video, malalaman mo. So, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alright.